So, magandang hapon sa inyo lahat. Ito, medyo madilim na, pero ino-overtime namin yung pag-iinstalasyon ng kuryente. So, ngayon, makikita ninyo, may ilaw na, pero pinapaayos ko pa yung pinaka-connection niya doon sa labas. Yung magsusupply sa buong unit. Ito yung kontador, kasi lahat na magiging unit na to is meron silang mga sari-sariling mga metro o submeter. Okay, so, malapit na, konti na lang. Konting tiyaga, may nilaga. Ayan. Okay. So bukas naman ang umaga, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung mga accomplishment, yung mga natatapos. Ito yung magiging kwarto. Isang kwarto lang to, maliit lang to, sakto lang to sa mga couple, sa mga nagsisimulang pamilya. Isang anak, yun, pwede na. Eh, medyo meron na siyang primer coat. Ito yung, ano, yung division niya. Okay. Naalala ko nung nag-i-start pa ako, magkaroon ng pamilya, ganito lang din kaliit. Ganito lang din. Tama-tama lang to sa mga nagsisimula. Couple, mga, alam nyo na, mga nagsisimulang magkasintahan, pwede yan. Mga nagtatry na bubuo ng pamilya. Saktong-sakto, kasi kadalasan ang mga naghahanap ng unit, yung merong, sir, meron po bang CR, meron po bang labahan, ayan. So, ako yung nag-design nito, kami dalawang mag-asawa, dinisign namin to, na ayon sa aming kagustuhan nung kami nagsisimula pa lang. Siyempre, presyong pangmasa, since nag-uumpisa, dapat yung affordable. Affordable ng mga empleyado, yung sakto sa budget. Ayan, may CR na, may shower. Okay, so yan po muna. Sa itong next na ipapakita ko sa inyo, yung medyo may itsura na. Yung meron ng mukha. Okay, medyo madilim na. So, cut ko na muna to. Tapos sa bukas, papakita ko naman sa inyo. Ito yung magiging pintuan palabas. Okay. Kinaumagahan! Alright, good morning mga kaibigan, mga kasama ko sa vlog, mga nanonood ngayon sa aking munting vlog. Today, papakita ko na sa inyo kung ano na yung mga nagiging accomplishment namin dito sa aming ginagawang first unit. Actually, tatlong unit sa baba, tatlong unit sa taas. So, uumpisahan muna natin para meron tayong natatapos at nakikita na accomplishment na meron na tayong napipicture o meron na tayong napifinish product sa ating project. Ito na ang itsura ng ating first unit. Actually, meron na akong kausap dito kaya medyo pinaparush ko na itong first unit. Kumpleto na siya. Meron na siyang tubig, okay? May water na supplies at meron na rin siyang yung anidoro na yun. Hindi yan dyan nakalagay sa ano ah. Kasi pagpasok, bakit may anidoro daw dito? Hindi yan dyan. Nilagay ko lang dito. Ikakabit yan mamaya doon sa CR. Oo, bakit may anodoro sa loob na ang kwarto? hindi. Okay, so ito yung magiging, ito yung room. Isang kwarto, isang maliit na sala na kasama na yung kusina. Okay, so ito yung kwarto, labas tayo. Alright, mamaya to, kumpleto na to. Magkakaroon na to ng, kasi ano na, final coat na yung walling. Tapos i-retouch na lang kasama yung mga door. Alright. Ito yung pinto palabas. Yan. Sa likod yan ha, sa likod ng pinto na to. Paglabas ng, kasi bali ang naging pinto nito, tatlo. Yung main, yung kwarto, tapos itong back door. Okay, exit na rin. So paglabas mo dyan dito, paglabas mo sa pinto na yan, dyan mo na makikita yung CR, tapos katabi niya yung labahan. Okay. So, dito ipapakita ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng simple at maliit na taupahan na saktong-sakto sa budget at saktong-sakto sa nag-uumpisang pamilya.
ng mag-asawa, isa o dalawang anak, pwede na ito. So yun, ito yung labas, ay yung likod. Diyan yung maliit na kitchen, yung maliit na lababo na yan, yung pasimano na yan. Diyan yung ito makikita ninyo. Diyan sila magluluto. O pwede na. Sakto-sakto lang yan para at least yung amoy hindi dinig. hindi amoy dun sa loob. Merong mini dirty kitchen. Di ba pa yung lababo dun sa loob? Ito yung CR. Sakto lang. O yan, may shower. Alright, tapos syempre dyan ilalagay yung anidoro, doon nakita ninyo yung nakalagay doon sa kwarto. Ito yung kitchen nila sa loob. So dyan, at least hindi sila magluluto dyan. Okay, so malapit na matapos. Yung pinaka finished product sa next video ko, ipapakita ko na sa inyo yung pinaka kabuuan nito para maano na rin, magamit na rin nung gustong umupa.